Mainit na pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik ang itanong mo kay Prof para talakayin ang napakahalagang usapin ng eleksyon 2022. 5 buwan bago ang pambansang eleksyon, imbis na malinaw na plataforma at mga kapaki-pakinabang na plano para sa sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan ng mga politiko, isang malaking sirkus ang nangyayari. Ngunit hindi katulad ng sirkus, walang nakakaaliw sa ginagawang manipulasyon at pagmamalabis ng sanib-puwersang Duterte Marcos Jr. Isama pa ang anak na si Sara at mga alipores tulad ni Bongo. Ito na ang pinakahihintay ng marami sa atin. Ano nga ba ang mga pananaw ng isang kilalang lider revolusyonaryo sa napipintong eleksyon? Sino ang maituturing na may kredibilidad na oposisyon sa mga presidentiable? Para sa isang Jose Maria Sison, edukador, chair emeritus ng International League of People's Struggle at chief political consultant ng National Democratic Front of the Philippines, si Lenny, si Isko, o si Manny? Ano ang suri ni Prof. Sison sa sanib-puwersang Duterte Marcos Jr.? Matatanda ang umusbong at yumabong ang revolusyonaryong kilusang pinamunuan ni Professor Sison sa panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos, ama ni Bongbong Marcos at tagapagtaguyod ng politikal na karir ng ama ni Duterte. Naging matunog din kamakailan ang isyo ng pag-etsapwera ng slate ni VP Lenny sa kilalang progresibong kandidato sa pagkasenador, ang dating bayan muna congressman na si Attorney Nery Colmenares. Ano kaya ang implikasyon nito sa larga ng kilusang mapagpalaya sa bansa? Ano ang papel ng halalan sa problema ng sambayanan? Ito at marami pang usapin ang direktang sasagutin ni Prof. Sison dito sa Itanong Mo kay Prof. Maalab na pagbati, Prof. Sison. Masaya kaming magkaroon muli ng pagkakataong makausap kayo sa napakahalagang panahon para sa ating bansa. Maalab na makabayang pagbati sa iyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating tagapaginig. Unang tanong, Prof. Sison, ano ang inyong masasabi sa nagaganap na parang naglalaro ng sipa ng mga politikong nagnanais na tubak mo ngayong 2022 election? Bago ginawa ang mga substitutions noong Nobyembre 15, ganitong nakita kong galaw ng mga Duterte at Marcos. Silang prinsipal na naglalaro ng sipa para paglukuhan, lituhin at linlangin ang mga mamamayan. Gusto nilang gawing presidente at bise ang mga kinatawan ng dalawang pinakamasamang dinastiya ng mga burokrata kapitalista, sina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pinakanotoryo sa pagpatay ng tao, pandarambong at pagsira sa ekonomiya ng bayan. Pero nang matapos ng substitutions noong Nobyembre 15, natipong ko ang ilang impormasyon kaugnay ng bakit minumura ni Duterte si Bongbong Marcos at pinatatakbo niya si Bongo bilang presidente. Galit si Duterte kay Bongbong dahil hindi siya kumuha ng approval niya bago umarangkada bilang presidential candidate at hindi nagsabing i-protect siya laban sa mandamiento de arresto ng ICC. Meron ding problema sa loob ng pamilya ni Duterte. Nang umatras si Duterte sa vice presidential candidacy, choice niya si Bongo bilang kapalit. Ang gusto pa rin niyang si Sara ang presidential candidate. Pero itong Sara, ayaw niyang maging VP, vice president niya, si Bongo, at ginusto niyang maging vice president ni Marcos. Sa katapusan, ginawa niyang presidential candidate si Bongo. Minumura niya si Marcos at pinipilit niya ang anak niyang Sara na maging vice president kay Bongo. Maari po ba nating ipaliwanag sa ating mga tagapakinig, Prof. Sison, ano ang ibig sabihin ng substitution sa COMELEC? Bakit naglilipatan ang mga kandidato mula sa mga political party nila tungo sa iba pang political party gaya ni Sara Duterte na umalis sa kanyang partido ang hugpong ng pagbabago at lumipat sa Lakas CMD o Lakas Christian Muslim Democrats? Yung substitution ay panluloko sa mga tao. Nagkunwari na sa umpisa na si Sara ay tatakbo muli sa
pagkamayor sa Davao City bilang leader ng hugpong ng pagbabago. Pero sa katapusan, tatakbo pala na kandidato para sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng lakas sa CMD. Ututo lang pala niya yung pinalitan niyang kandidato. Ginawa ni Duterte ang ganito noong 2015 at napauso na. Noong November 13 ay nag-withdraw na si Senator Bato de la Rosa sa pagka-presidente at tinitingnan ng mamamayang Pilipino na ito ay kanyang ginawa para bigyang daan si Senator Bongo. Si Bongo ay nagbitiw naman sa pagtakbo bilang vice-presidente at ngayon ay tatakbo sa pagka-presidente. Parang labo-labo lang, Prof. Season, pero ano pong masasabi nyo sa mga nagaganap na ito? Yung presidential slot ni Bato de la Rosa ay dating para kay Sara, pero nagpasya siya na maging vice-presidente ni Bongbong Marcos dahil ayaw din ni Sara na si Bongo ang vice-president niya. Sa matagal na panahon, may galit si Sara kay Bongo dahil ito ang in charge sa cordon sanitaire ni Duterte at pati si Sara at mga ilinalakad para sa approval ni Duterte ay hinaharang ni Bongo. Dahil matigas na si Sara na maging vice presidente kay Bongbong, ginawa naman ni Duterte si Bongo na presidential candidate at gusto niya pursahin si Sara na maging vice president si Bongo. Sa ganong dahilan, minumura ni Duterte si Bongbong para ipahalata na mananalo sa eleksyon ay kung sino-sinong panaluin niya sa pamamagitan ng electronic dagdag bawas sa COMELEC. Ano po ba sa inyong pagtingin, Prof. Season, ang dapat na katangian o criteria ng isang taong tatakbo sa pagka-vice-presidente at presidente ng bansa? Dapat hindi mga mamamatay tao at mandarambong tulad ng mga Marcos at Duterte, pati na si Bongo sa nakasabwat ni Duterte sa pandarambong. Dapat mga makabayan para sa ganap na pambansang kalayaan, demokrasya, hustisya sosyal, pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, pinalawak na serbisyo sosyal, pambansa siyentipiko at makamasang kultura at independenteng patakarang panlabas. Anong masasabi nyo kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo o GMA sa kanyang paglahok sa eleksyon? Sinasabi na siya daw ang operator para pagsamahin sina Marcos at Duterte. Nauna pa si Gwen Garcia ng Cebu sa pagiging taga-reglo ng Marcos-Sara tandem. Kasunod nito, balitang-balita rin na si Gloria Macapagal Arroyo ang taga-regulo ng Marcos-Sara tandem. Isa pa itong halimaw na puno ng mga burokrata kapitalista. Bilang kasama sa regulo si Arroyo, masasabing may MAD Alliance o Marcos-Arroyo-Duterte Alliance. Ito ay alyansa ng mga mandarambong na may maraming kaso ng plunder. May posibilidad pa rin umaarte lang si Duterte na ayaw niya si Bongbong at si Bongo ang gusto niyang katambal ni Sara bilang vice presidential candidate. Malikot ang utak ni Duterte dahil buwang. Ano pong masasabi niyo, Prof. Season, sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang presidente ng bansa? Sabi ng marami, wala siyang kahihiyan. Sabi naman ng ilan, kalimutan na lamang ang nagdaan. Talagang walang kahiyan si Bongbong. Gusto niyang kalimutan ng mga tao mga krimen na ginawa ni Ferdinand Marcos at Imelda. Gusto niyang maging presidente para ipagpapatuloy niyang pagnanakaw at karahasan sa mga mamamayan na ginawa ng ama niya ang kasuklam-suklam. Dapat humingi siya ng patawad mula sa bayan at isauli niya sa bayan ang mga ninakaw ng mga magulang niya. Ano po ang inyong opinion sa pagtakbo ni Lenny Robredo sa pagkapangulo, Prof. Season? Maipapanalo po kaya ni Lenny ang laban sa 2022 election?
Si Lenny Robredo ang pinaka-credible na opposition presidential candidate. Mananalo siya kung walang pandaraya na gagawin ni Duterte. Kung mandaraya si Duterte, babalikwas ang mga tao tulad ng ginawa noong 1986 para patalsikin si Marcos. At ang Revolusyong Pilipino ay iba yung lalagablab at susulong dahil suklam na ang bayan kay Duterte dahil sa kanyang kataksilan, tiraniya, pandarambong at pagsira sa ekonomiya. Hindi po na isama sa slate ng oposisyon si dating Congressman Nery Colmenares sa ilalim ni Lenny Robredo. Si Colmenares na kilalang nangunguna at lumalaban sa panunumbalik ng mga Marcoses sa Malacanang at bumabatikos sa gobyernong Duterte sa maraming pulisiya nito na hindi makatao. Ano po ang inyong opinion rito? Hindi maganda na hindi naisama si Nery sa slate ni Lenny. Kayon man, magsama-sama pa rin sa paglaban sa mga Duterte at Marcos. Dahil sa pandaraya ni Duterte, hindi makakaupo si Robredo sa pagkapresidente. Kailangan pa rin ang nagkakaisanghanay laban sa pandaraya at pagpapatalsik ng mga aakyat sa kapangyarihan dahil sa pandaraya. Humahabol po sa pagtakbo bilang presidente si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC spokesperson Antonio Parlade Jr. Pinilitan niya by substitution si Antonio Valdez ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Ano po ang masasabi niyo sa pagtakbo ni Parlade, Prof. Season? Ano po kaya ang tingin ng mga reaksyonaryong militar at pulis sa bagay na ito? Itong Parlade, wala namang malawak na political base para maging presidential candidate. Pero tumatakbo siya para itaguyod niya ang anti-communist campaign at interest ng National Task Force LCAP at gagawa ng red tagging laban kay Robredo at iba pang mga kandidato. Ano naman po ang opinion niyo, Prof. Season, sa panawagan ni Vice President Lenny Robredo na kapag siya ay naupo ay ipapa-abolish niya ang NTFLCAC? Magaling si Robredo sa pagsasabi niyan. Dapat buwagin niya agad ang National Task Force LCAC kapag presidente na siya dahil ito ay instrumento ng terorismo ng Estado at pandarambong. Dahil sa mga krimen ni Duterte at pagsira niya sa ekonomiya, kailangang buhayin muli ang peace negotiations para kamtin ang makatarungang kapayapaan at magkaroon ng pambansang pagkakaisa at pagtutulungan. Tumakbo na bang senador si Pangulong Duterte? Pinalitan niya sa pamamagitan din ng substitution si Mona Lisa Visorde ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Nung una ay vice-presidente ang target ni Duterte, subalit dahil tumakbong vice-presidente ang anak niyang si Sara Duterte, minabuti na lang niyang tumakbong senador. Ano po ang masasabi niyo rito, Prof. Season? Yung senatorial candidacy ni Duterte ay paraan pa rin niyang kumapit sa kapangyarihan at iligtas niya ang sarili mula sa paglilitis ng International Criminal Court. Kung mahalal na senador yan, madali siyang maging Senate President kung kanya ang iba pang senador dahil sa pandaraya at pagsuhol. Ano po ang masasabi niyo, Prof. Season, sa mga paratang ni Pangulong Duterte na sina Bongbong at Lenny daw ay mga pro-komunista? Diyan mahalata si Duterte na buwang at madaling mag-red tag para siraan at sindakin ang sinuman. Ano po kaya ang papel ng US at China sa darating na eleksyon, Prof. Season? Tiyak na may papel ang US at China sa darating na eleksyon. Meron silang high stakes sa resulta ng halalan. Magkaiba lang ang estilo nila. Ang US ay may karanasan at kakayahan sa overt o covert operations para suportahan ang mga kandidato o partido na gusto niya. Estilo naman ng gobyerno ng China na padaluyin niya ang pera sa mga susuportahan sa pamamagitan ng mga Chinong negosyante tulad ng mga pumapaligid kay Duterte.
Meron po ba kayong gustong ipaabot sa ating mga tagapakinig na mga issue at platforma na dapat dalhin ng mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan sa darating na eleksyong 2022? Dapat ang Makabayan Black, Movement for Against Tyranny, Karma at iba pang pambansa demokratikong organisasyon managawagan sa mga kandidato na basahin ang mga programa nila at sumama sa paglaban sa mga Marcos at Duterte. Ano po ang inyong pabaon sa ating mga tagapakinig, Prof. Season, na ngayon ay litong-lito sa dami ng nagaganap sa ating lipunan? Parang may malaking perya po sa ating bansa. Ang mga problema ng bayan hindi malulutas ng halalan. Ito ay kontrolado ni Duterte at mga mapagsamantalang uri. At tiyak na mandarayan si Duterte maghanda para sa mas matitinding pakikibaka matapos ang eleksyon. Dahil sa paglubha ng krisis, lalong nais ng sambayan ng Pilipino na magrevolusyon. Maraming salamat sa pagiging panauhin sa panayam nito. Magkikita muli sa susunod. Mabuhay ka, Professor Raimundo, at ating mga tagapakinig. Talaga namang mabunga at maganda ang naging talakayan natin. Para kay Prof. Season, si VP Lenny Robredo ang maituturing na may pinakamataas na kredibilidad sa lahat ng mga presidential na pumupusturang oposisyon. Nangihinayang man ng marami kung bakit hindi na isali-sali sa slate si Nery Colmenares, gayong isa siya sa mga nangungunang pigurang oposisyon na suportado ng maraming nananawagan na wakasan na ang tiraniya ni Duterte. Pero para kay Prof. Season, saan pa ba tutungo ang ating hadikaing makalaya mula sa kadilimang dulot ng rehimeng Duterte kundi sa sama-samang pagkilos bilang malawak, malapad at nagkakaisang prente laban sa tiraniyang Duterte at pagbabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. Simbolo ng dalawang dinastiyang politikal sa bansa na sinusukan ng marami gawa ng kanilang record sa karahasan at korupsyon. Para din kay Prof. Season, ang malawakang pandaraya sa eleksyon ay hindi lamang espekulasyon ngunit isang katiyakan sa isang bansang kapit-puko sa kapangyarihan ang mga mandarambong. Kaya't kailangan nating maging mamamayang mapagbantay, mamamayang kontradaya. Ngunit higit sa lahat, para kay Prof. Season, walang pinakamabisang pagkilos kundi ang aralin, seryosohin at gawing popular ang programang Pambansa Demokratiko, isang programang nakatuon sa interes ng mga Pilipinong matagal nang binubusabos, ngunit patuloy pa rin ang paghahanap buhay, kahit pa sa mga kondisyong di pabor para sa disenteng pamumuhay. Pambansa, dahil para sa Pilipino at hindi sa mga dayuhan, pangmalawakan na programa na saklaw pati mga malalayong baryo sa kanayunan. Demokratiko dahil nakatuon ang mga konkretong plano para sa nakararami at hindi sa interes ng ilan. Mahalaga ang bumoto ng kandidatong lumalaban sa tambalang Marcos Duterte. Pero mahalaga ding lumahok sa pambansang kilusan na magtatanggol sa karamihan sa atin na inuulila, ninanakawan, pinapahiya, tinatakot at tinatanggalan ng karapatan. Buuin ang malawak na prenteng bibigo sa sanib puwersang Marcos Duterte. Kasabay nito'y isulong din ang panawagang sahod, lupa, trabaho, edukasyon, kalusugan, karapatan para sa sambayan ng Pilipino. Ito po si Sara Raimundo, guro sa Universidad ng Pilipinas at kasama nyo mula sa bagong Alyansang Makabayan o Bayan, pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa Itanong Mo kay Prof.